lang isang taon ang preliminary investigation ng Ombudsman sa Umanoy Pork Barrel Scam. Tiniyakyan mismo ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa kabila yan ng gabundok na mga dokumento ng reklamong plunder na isinampa ng DOJ at NBI laban sa ilang senador at kongresista na katutok si Bernadette Reyes. Dalawang truck na puno ng dokumento at ebidensya mula sa NBI at DOJ ang dinira sa tanggapan ng Ombudsman kahapon. Pero hindi raw ito kinagulat ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Pinag-aaralan raw ito ngayon ng binuo niyang tatlong grupo na may tiglabing limang miyembro. Depende sa resulta nito, maaaring umabante ang reklamo sa preliminary investigation. That did not startle me. Now we will go over the documents, so we will go over the findings of the NBI and recommendation, and then we will check it in relation to our own findings. If the NBI findings, recommendation are in order, then we will subject the case. Sa kabila ng gabundok na dokumento, siniguro ni Morales na hindi lalagpas na isang taon, may resulta ng ginagawang investigasyon sa maling paggamit ng pork barrel. Una nang sinabi ni Justice Secretary Laila De Lima na meron pang kasunod ang listahan ng mga pangalang dawit sa PDAF scam. Pero ayon sa Ombudsman, hindi na nila aantayin pa ang susunod na mga pangalan bago sisimulan ang trabaho nila. We will not wait for the entire cases which are the subject of fact-finding by the NBI to come over to us before we resolve with finality the cases which were filed yesterday. That the 1 year that I gave is really just an estimate. It could be less. I don't expect it to be more. I will see to it that it won't be more. Pero habang patuloy ang kanilang investigasyon, tuloy ang mga mambabatas sa kanilang pagganap ng trabaho. The Ombudsman has no administrative disciplinary jurisdiction over members of Congress. Whether or not the Sandigan Bayan can motu proprio suspend a defendant in a plunder case who is a member of Congress, I'm not in a position to say with authority whether it should or it should not. Samantala, habang gumugulong ang investigasyon, hindi na muna magbibigay ng kopya ng mga dokumento o magpapaunlak ng panayam ang Ombudsman tungkol sa merits ng kaso. Maaari raw kasi ito makapekto sa paggulong ng investigasyon. Pero sa sandali may pinal na resolusyon ng ahensya, agad daw nila itong isasa publiko sa pamamagitan ng media. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.